hello guys, si Buboy ulit para sa Rap Bites Guides. Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano ako naka-survive o paano ka magsusurvive dun sa first month mo sa Rap Bites by buying only large pack. So, yung large starter pack, ang laman niyan is yan. Isang crop plant, isang apple tree, isang small well, isang P1 hen, isang P1 goat, P1 cow, and 50 seeds, and then 40 water. So, dalas kasi ang pagkakamali ng mga beginners ay yung sa tungkol sa health. So, wala pa masyadong info tungkol sa health. So, ang animals ay hindi na magpo-produce ng extracts below 80%. One way lang na makapag-recover ay pakain mo sila. So, per feed is 0.5% recovery. Ilan yun? So, yung 10% pa lang kailangan mo 20 na feeds. Parang 20 days. Parang ganun. Ay naman natin mapunta sa ganun. Tuwing Sundays lang naman yung critical . Kasi minsan, pag yung large pack lang, wala ka namang fruit feeds. So, unless bumili ka sa exchange ng fruit feeds para at least magpondo. Ganun. So, pag-usapan natin kung paano makasurvive dun sa Sundays. Kasi Sundays talaga yung critical. So, yan. Yung time frame na ito, 1 month. So, kumbaga, ginawa ko na lang ganyan para mas madaling yan. Pansinin muna tong first week tsaka second week. So, dito muna tayo sa apple harvest. So, ang apple tree, isa lang, di ba? So, tatlong apples lang ang maha-harvest mo within 3 days. So, within 12 days, meron ka ng 12 apples. Pwede mo na i-grind yan kasi ang quantity ng apple na mag-grind mo or yung required is 10. So, 12 to, yan. So, yung 3rd day, 3, 6th day, 3 ulit. Tapos, sa first week na yun, hindi mo mapapakain yung 3 alaga mo or yung 3 assets mo. So, ang kailangan mo dun is fruit feeds, 3. 3 yung kailangan mo dun. Parang tigi-isa lang. So, minus 10 health sila dun sa first week ngayon. So, you have to sacrifice muna. And then, 9th day, and then the 12th day, dito na. Bali may 12 apples ka na, and then i-grind mo. Saglit lang naman yung pag-grind yan. Pagdating ng Sunday, yan, wala na to. So, nabigyan ka na ng 12 na fruit feeds. Pwede mo na silang pakainin, which is, may 3 ka ng fruit feeds na pwede mong pakain. So, may siyam ka pa. So, pwedeng pang survive na to within 2 weeks or 3 weeks. Depende kung magdadagdag ka ng asset. Kung magdadagdag ka man ng asset, just make sure na may enough water and then fruit feeds. For the water naman, kasi medyo mabagal yung produce ng tubig. Pag everyday ka nagpapakain, talagang napakahirap. So, you need to invest or resupply ng water at saka yung kumare yung corn feeds din. So, ngayon kasi disabled yung health system nila. Ganyan. Once na bumalik yan, napakahirap nun. Pag wala kang pagkain para sa mga assets mo. So, dagdag ko pala dun, after ilang weeks, may maiipon ka ng fruit feeds. Ngayon, pag nangangailangan ka ng pondo, pwede mo ibenta yun. Basta 25 fruit feeds. So, ang presyo ngayon ng fruit feeds sa TRX ay 1.24. Yan. And pwedeng maging 31 TRX. So, pwede mong pambili ng water. Yan. Tsaka corn feeds. Kung gusto mo. Yan. So, yun lang naman yun.
pag nakakuha ka, i-reinvest mo, parang ganyan. Basta make sure na may enough fruit feeds for the week or the next coming weeks. Kung sakaling magpapakain ka ng Sundays ulit. Hanggat hindi pa binabalik yung health system ng mga assets, mas maganda ng pag-aralan na to. Kasi napakahirap talaga. Mas lalo ng mga, ilan ba ako naglaro? August. Yan. Yung first 2 weeks ko, kailangan kong pag-aralan kung paano iikot yung pera or makasurvive, kasi parang survival game na to pag bumalik yung health system. So, yun lang guys. Salamat po sa panonood ng aking guide ulit. Yan, napaka-ikli lang nitong guide na to, pero I hope helpful naman itong guide na ginagawa ko. So, please make sure na makita nyo rin yung latest na video ko, yung about sa CB Army or yung Crop Bites Army. Yun lamang po at salamat.